umaga, isang mukhang nakakatakot na pagkain ang titikman at bibigyan natin ng spotlight. Actually, hindi ko rin alam kung ano ito, kaya makikihula na rin ako kasama nyo. Clue! Kulay itim daw ito. Kulay itim. Agawang pusi. Patchoy. Papaitan. Oh. Binuhuan. Tama ba? O, dinuga itim yun ah. Well, minsan parang brown-brown yung iba eh. Depende sa luto kasi ang dinugan. Gusto ko yung katamtaman lang. Ayoko ng scary black. Sa kainan ito sa Caloocan, pinipilahan ng isang bersyon ng dinuguan. Sarap! Sa tingin ko, may masarap silang ipinapares dito sa dinuguan. Puto! Yan! Tama! Itong puto nga ang masarap na ipares sa dinuguan. Perfect combination. Puto at dinuguan. Mali ka riyan, Susan. Dahil ang sikreto ng kanilang dinuguan, wala sa kapares, kundi nasa process. Yung ba? Hindi ko alam yun, ha? Purong laman siya, tapos creamy siya, malapot. Ang sarap, promise. Nakahalo yung ahang si doon sa may sauce ng dinuguan, which is perfect. Ang sikreto sa panalong dinuguan sa kainang ito, wala sa ingredients, kundi nasa paraan ng pagluluto. Yung recipe po kay Tatay Pidring din po yan. Sa dinuguan po namin, ginagamit po namin dyan, maskara tito. Kailangan lang po, malinis po yung maskara kasi po may mga balahibo po yan. Medyo messing tingnan. Kaya po, kailangan ng dinuguan natin laging walang balahibo na maiiwan. Yung lamang lang po namin, yung iba po kasi nagluluto ng dinuguan, hindi po na papakuluan po yung suka. Kaya minsan po, hilaw po yung suka, sobrang asim. Kaya po yung suka namin laging luto. Combination po ng alat, tamis, asim po yung sa amin. Ayun naman pala, nasa suka pala ang pag-asa, ang ikasasarap ng dinuguan. Pero bukod dyan, may isa pa silang technique na hindi ipinagbabawal, kundi matyagang sinusunod para masigurong consistent ang texture ng dinuguan. Kailangan po yung dugo, may naghahalo habang nilagay. Makukulta po kasi yan eh. Kumbaga, mamumuo po yung dugo. Kailangan po, habang inuhulog po yung dugo, halo po ng halo siya. Tapos ang mga tatlong tabo po, halo po, mamaya naman po ulit. Ito po, tapos na yung paglagay natin dugo, halo-haloin lang natin hanggang siya lumapot. Ito po, lalagay na po natin yung sili.1972 nang buksan ng kainan sa kahabaan ng Pizamora Street sa Barangay 15 Zone 2, Caloocan City. Mula sa una at original na recipe ng sikat nilang kare-kare, isa pang ulam na kinaririluto ng magulang ni Pete na sinamang Pedring at Aling Carmelita ang dinuguan. Dahil espesyal at metikuloso ang pagluluto nito, hindi araw-araw available ang dinuguan sa kanilang kainan. Sabado sila nagsisimulang maghanda ng mga sangkap nito. At pagsapit ng Linggo, madaling araw pa lang ay nagsisimula na silang magluto. Kabisado na rin ang mga staff ang paraan ng pagluluto nito, kaya kung minsan, hinahayaan na sila sa kusina. Inaabot ng 3 hanggang 4 na oras ang pagluluto ng dinuguan na sinasahuga ng 20 kilo ng baboy. Yung nagagawa po namin baboy po, yung 10 kilo ng maskara po, 15 kilos na tito. Dinuguan po namin, isang pag niluluto po yun sa isang malaki, pag sinali na po yan, 2 kaldero po na malaki po. Natatapos na rin sila magluto bago mag-alasiko ng umaga. At kasabay ng pagtilaok ng manok, ang unti-unti rin pagdating ng kanilang mga suki. Since matira ako dito sa Hiburgo, 10 Avenue, 1986, regular na suki na ako rito. Sisimula na silang magluto. 5 a.m. na, kain na po kayo. Maraming salamat po ah. Sulit ang dinuguan with rice meal sa mga naghahanap ng nakabubusog na almusal. Ang ano namin, dinuguan po namin, ang serving po niya per piece is 80 pesos. Pero yung iba po, may bumibiling 100, may bumibiling pong 150. Pero po, ang pinaka-minimum po na bilian, 80 pesos ito.
Sa isang araw, nakakaubos sila ng 2 malalaking kawan ng dinuguan. Umaabot ito ng 100 servings na nagkakahalaga ng 80 pesos kada order. Hindi pa nga raw umaabot ng tanghalian ay sold out na ang dinuguan. Kaya kapag sinabing Mang Pedrings dinuguan, matik ng pinipilahan at binabalik-balikan. Galit ako dyan, Zang. Dito ko lang po natin yung pinakamasarap na dinuguan. The best ever. Siguro po kami, sikreto po namin sa pagkain po. Siguro po nakikita po na actual na niluluto, malinis naman po. Hindi na para isekreto pa. Heto ang ultimate business advice ni Pete para sa mga nangangarap ding magtagumpay sa negosyo. Advice ko lang po sa mga nagluluto o mag-uumpisa pa lang po mag-business ng pagkain. Basta tiwala lang po. At sa pakikisama po sa mga customer. Kailangan, laging smile po ang nagtitinda. Huwag yung suplado. Ang customer po namin dito, sila po ang nasusunod. Basta ang negosyong pagkain ay legit na masarap at abot kaya. Lumipas man ang mahabang panahon, malalasap pa rin ang pambihirang lasa at patuloy na magdadala ng magandang kita. Kaya laging tagdaan, pero lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga sa GMA, ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan!